Lorna at sa kanyang anak. Nasa ospital po siya at just pray kung anong mangyayari. We'll pray for him, all right? So, for her rather. Okay? So, continue to pray for her. All right. Now, I think andito na ang ating pastor. Si Pastor Jeff Padre Guiwa Ampogi naman. Grabe. Hello, Pastor. Bagong gupit. Hello, Pastor. Kumusta po? Akala ko. Pastor, hindi kita nakilala. Akala ko anak niyo. Ikaw pala yan. Good evening. Good evening. Magandang gabi po. Grabe naman. Oh, boses pa lang. Boses. Parang Ryan Kayab-yab yung yeah. Boses talaga. Oh. Isang ang ano dyan. Isang kanta dyan, Pastor. Nako, baka umulan. yung kanyang knock-knock. Yeah, may knock. No bell. Walay naman, walay. Walay. Kamusta, Pastor? Long time no see. Long time na kasi busy. Alam niyo naman, madaming pelikulang ginagawa. Walang wala. Ganun lang talaga. Oo, naka-lockdown ano kami, taping kami. So, alam mo, artista no? Andiyan si Mami Nelia Guiwa. Ah, si Mother, andiyan, oh. Hello, good morning, Mudra. Mudra, si Mudra. Sa'yo. Ano pa rin ba yung Sunday worship nyo, Pastor? Oo naman. Hindi wala naman sinasabi na magano virtual na naman. Wag naman sana. Kasi hirap ng yung walang fellowship eh. Mm-mm. Yeah, at saka kung kailan dumami saka mo pipigilan eh. Wag naman. pupunta pa man din kami diyan. Welcome na welcome lahat kayo. Welcome kayo dito. Pati yung mga nasa Pilipinas. we are inviting you sa September 26. Lahat nga na taga West Covina pupunta rito. Mag-join service na lang tayo sa iyo, makipastor Sunny. pwede, no? Oh, si Greg Garman si Pastor Greg ang ating. Si Pastor Garman. Siya ang guest speaker. Yes. Ayan, ako. 37 na tayo. Ito tayo lahat nagsimula. Diba? 37 na, no? Kasi ang pogi ng pastor, ano magagawa natin? Okay, wala tayong magagiven na yan. Given na. Since birth. Oo. Ganun talaga. Akalaan nyo, 37 years na. Alam nyo po ba na ito ang kauna-unahang Pilipino church no dito sa LA? Or baka nga sa California. Di ba? Hindi ko alam. Baka nga nauna pa sa Canada no, 1984. So, yeah. Kung kayo po ay naging bahagi ng LA First Filipino Parang Church of the Nazarene. Yeah. Mm-hmm. Homecoming din to, no? Wow, nice. Imbita namin lahat no naging miyembro simula noong 1984. Parang reunion ba 'yan, Pastor? Parang reunion to. Pastor, sino ba 'to? Nakalimutan ko na 'tong si Manny. Ito yung ating bagong pastor. Si asawa ni ate, ay ni Sister Terry, syempre. Brother Bong. Si Pastor Brother Bong. Pastor Bong. Oh. Imagine, dyan na nag-pastor si Pastor Bong. Tsaka si Pastor Rave. Pastor Rave. Mga pastor na sila. Yeah, and they deserve it because they've been there for the longest time and they've been faithful. And malaking tulong talaga sa team namin. Oo. Mm-hmm. Kaya nga may tanong eh, paano Pastor, di ba 1895 tinayo yan? Mm-hmm. Paano kung yung mga naging member pa since 1895? O inianyayahan po din namin kayo kung kayo buhay pa. Biro na. 18th century pa yun. Oh, 18th century. Kung buhay pa po kayo, kayo po'y pumunta, tayo magsama-sama, no? Pag umiikot niya ako sa loob ng dungeon nung ay, dami doon. Nung building, eh. Di ka pa kinikilabutan doon, Pastor? Ewan ko, eh. Isang beses pala ako nakababa doon. Noong aming, dati kumakain, eh. Ginawa namin computer room yung kaduluduluhan doon sa likod. Mm-hmm. Para po sa mga hindi nakakaalam, yung simbahan na to ay merong museum sa ilalim. Oo. Kung saan ang lahat ng gamit na matatagpuan nyo doon since 1800s pa. I know, yeah. Kaya nakita nyo, di ba? Nakapasok na kayo doon. Tama. Doon sa nandun, yung mga upuan. Mga pamaypay, mga sermon.
Yung pinakamalaking kitchen. Nakaka-goosebump pag medyo may alikabok pa ng konti, di ba? Pastor, na nag-ano yung yung merong may nag-storya doon si Mrs. Mrs. Breezy. Breezy? Mm-hmm. Yung picture niya? Yung may-ari. May nakakita daw doon sa loob. Hindi yung picture mismo. Siya mismo nakita. Kausap nung isang nag-aayos doon. Kasi na bumaha doon eh. Si... Kausap niya. Anong pangalan noon? Si, nakalimutan ko na. Phineas Breezy. Si Phineas Breezy yung founder. Yung babae. Oh, pero pastor, nakakita si ano yung, hindi, yung caretaker. No, he's not. Yung sino? Naggagawa doon. Ay, naggagawa. Yes. Hindi niya alam na siya pala yung ano. May-ari. Sino kausap po dyan, sabi nung caretaker? You know, yung nasa picture. Ah! Kinukwento sa amin kasi. Alam mo, nagkwentuhan na. Uy. Ano oras na? Sorry, pastor. Sorry, nadala. Hindi, na-miss ka namin. Na-carried away, pastor. Sorry po. Na-carried away, you know. Okay, tayo na pastor. Umpisa na po tayo. Okay, simulan na natin. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. At kami po ay mula nga sa isa sa pinakamatandang simbahan sa Amerika, no? 1895 pa. Kami po yung LA First Filipino Church of the Nazarene. Kapatid po namin ang Covinas or Covina Church of the Nazarene. So at saka lahat ng mga Nazarene churches sa Pilipinas, no? Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Bago ang lahat, yun nga, minsan bang naging bahagi ka ng LA Filnaz? Aba, teka muna, kasali ka sa reunion homecoming on September 26, alas 9 ng umaga. Halina't magsama-sama, no? Celebrate natin ang happy 37th birthday ng ating beloved church, ang Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene, or also known as La Filnaz. So, kita kits. Ayan. So, kita niyo naman, jeepney pa yung ating ano, ha? Yes. Oo. Ating, so, okay. Sa umaga na to, medyo kakaiba ang ating pag-uusapan. Napag-usapan natin, antidote to greed. Or sa Tagalog, ano ba ang lunas sa kasakiman? Ha? Magandang pag-usapan yan. Lunas sa kasakiman. Alam niyo, when we are generous, we give. Bibigay tayo, di ba? We give freely and joyfully, not begrudgingly. Hindi yung masama ang loob. We give our time, money, affection, skills, and assistance to others. Alam niyo, ang generosity is thus an antidote to greed and self-centeredness. Ang pagiging mapagbigay daw ay lunas, gamot, solusyon sa pagiging sakim o pagiging makasarili. Sa umaga na to, Brother Mon and Sister Karim, sa umaga, tama, sa umaga sa Pilipinas, sa gabi naman dito sa Amerika, ang pag-uusapan natin ng isang topic na bihira na itinuturo sa simbahan. No? O in fact, iniiwasan ituro. Meron nga nagsabi sa akin dati, Pastor, pwede bang magturo ka ng tithing sa church ko? Kasi nahihiya ako eh. No? Tapos ako magtuturo ng tithing sa church ninyo. Alam nyo, para sa akin, ang pagtuturo ng ikapu or tithing ay isang malaking responsibilidad ng pastor. Kung hindi nyo po ituturo ang pagtatithes ay, or pag-iikapu, tayo po, we're robbing them the opportunity to be blessed by God. Ito po ay isang spiritual discipline actually na sinabi ng Panginoon. Ang unang tanong siguro maganda, ano ba yung tithing? Di ba? Kasi lalo na sa mga nakikinig na hindi pa naman pamilyar doon sa salitang ito. Kumbaga, ang tithing, I'll tell you every time na yung 10 cents mo from a dollar and a penny from a dime. Ibig sabihin sa ating pera, 10 centimos kada sa iyong piso or piso sa bawat 100 piso or 100 piso sa bawat 1,000. Parang gano'n. Yun yung tithing. Ikapu. Kaya nga ikapu, ibig sabihin ikasampu or tithe means tenth. Alam nyo, tithing is a spiritual discipline na many Christians practice. It's, kumbaga, in its simplest form, it means giving back yung 10% na kung saan ay kinita mo
or nagkaroon ka, kahit hindi kinita, kumbaga kahit may binigay sa iyo, you give back 10%. Ito po ay napasimula nung panahon pa ni Abraham. At sa gabi nito, medyo ibahin natin yung approach kung paano natin i-share yung ibig sabihin ng tithing, no, sa ating mga nakikinig at nanonood. Bakit hindi natin subukan ilagay yung tithing on trial? No, kumbaga, gawin nating, kumbaga, ilagay na, isampa natin sa korte. Gawin nating trial court ngayong gabi na to. Kung karapat dapat bang mag-tithes o hindi. Diba? At para makatulong sa atin, gusto kong i-share sa inyo yung 10 klase ng tao sa simbahan kung saan nagbibigay sila ng mga rason na kung bakit hindi sila nagta-tithes. Okay? So, 10 church people and their common reasons they give for not tithing. Okay, let's start. No? Simulan natin. No? Sasabi sa Malakay chapter 3 verses 10 to 11. Napakasikat nito. Kadalasan, ito yung binabasa kapag tithes and offering portion na. Sabi dito, ibigay mo daw ang iyong first fruit sa Panginoon. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. And I will rebuke the devourer for your sakes. Diba? What an assuring na verse. Kaya simulan natin yung 10 tao na to. Una, si the greedy. Oh, sino ba to? Siyempre, pinag-uusapan natin about greed. Unahin na natin yung greedy o yung makasarili o yung sakim. Sa kanya, para sa kanya, it's all mine anyway. Why should I give? Diba? Kinita ko tong 100% na to. Akin to lahat. Bakit ako magbibigay? So, naalala ba natin na ang katotohanan o prinsipyo na sinabi sa Biblia na everything we own is actually God's. Lahat po, mga kapatid, ng meron tayo sa buhay ay actually galing sa Panginoon. No? Actually, nakasulat yan sa dalawang salmo. Alam niyo po, may 3 basic needs daw ang mga tao. Yun ay food, clothing, and shelter. Sa Pilipinas, 4 na. Idagdag mo na daw yung load. So, 4 na yung basic needs, no? At sa basic needs na yan, wag natin kalimutan yung sinabi nga dun sa Psalm, di ba? Ang sabi dito, for every beast of the forest is mine, and the cattle upon the 1,000 hills. No? Psalms 50, di ba? So, 50:10. And then sabi sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang lahat ay sa Panginoon. Pag-usapan natin si the counter, yung pangalawang klase ng tao na hindi nagtatides o ano yung mga reasons niya, bakit hindi siya nagtatides o konti lang yung binibigay niya. Kasi si the counter, ang sabi niya, well, I give elsewhere. At least nagbibigay ako, pero binibigay ko dun sa ibang lugar o ibang pagkakataon. This is the person who counts his giving to secular causes, his time or paying for his child's Christian school, Christian school's tuition, ikinukonsider na yon na tithe. No? Kapag nagbigay na siya, halimbawa sa compassionate na program or nag-aaral yung anak ko sa Christian school, Christian school naman yon, tithes ko na yon. Total, ang laki-laki ng aking tuition fee ng aking anak. Pero malinaw, no? Sinabi sa Malakay 3:8, will a man rob God? No? Dapat mo bang nakawan ng Panginoon? You are robbing me, sabi ng Panginoon mismo. But you say, how have we robbed you? No? Simple yung sagot, in your tithes and offerings. Ito ay simpleng rebuke, may simpleng sagot, kaya hindi mahirap intindihin. No? Sa madaling salita, pinapaalalahanan po tayo ng verse na to na huwag natin nakawan ng Panginoon. Dahil sa Kanya ang lahat. Imagine mo, 100%, 90% ang sa'yo, 10 ang iniingi niya. Bakit mo sasabihin na lugi ka? Kaya dapat itanong natin sa sarili natin, do causes around the purposes of God get the lion's share of your giving? No? Kung lahat ba, kung ikaw magbibigay, mas malaki ba
ang share para doon sa purposes ng Panginoon sa buhay mo. Pangatlo, si justifier, no? Si justifier, madami tong dahilan sa buhay. Ito ay madaming rason, no? Kamag-anak to ni Darius rason. Kasi madaming rason sa buhay. Sabi niya, tithing is in the New Testament. Oh, di ba? Teka-teka lang. Nabubuhay na tayo sa New Testament. New Testament law na tayo, ha? Wala na yung tithing-tithing na yan. Kasi nasa Old Testament yan, eh. Abay, tama naman siya, no? Kumbaga, this is one of the most common sa lahat ng tao, no? Nasasabihin nila, eh, wala ng 10%. Tama naman. Nasa New Testament church na tayo. Yes, you are now free from the 10%. You can start giving 11, 12, 13, 14. Bahala ka, di ba? Kasi you need to understand, when Jesus fulfilled the law, He didn't revise spirituality na downward. Dapat paangat, di ba? So, we need to understand na hindi ka na nga tama, hindi mo na kailangan magbigay ng 10%. Pwede ka na magsimula ng 11 pataas. Bakit? Kasi sabi sa Book of Proverbs, 3:9-10, ang linaw-linaw, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Siksik, liglig, umaapaw. Pang-apat na tao na, kumbaga, merong problema sa tithing. Si miscalculator. Ayan. Anyway, my gifts don't really count kasi maliit lang naman yung tithes ko. Hindi naman ganun ka-importante yan. No, imagine, si Manny Pacquiao, churchmate ko, edi yung laki ng tithes nun. Di ba? Baliwala yung tithes ko. You need to understand, God is not looking kung magkano yung tithes mo o yung offering mo. God is looking doon sa obedience ng puso mo because it is a form of worship. Alam niyo, itong tao na to thinks that because he can't give much, his giving really doesn't matter. Mali pong kaisipan yun. Na po. Bakit? Don't minimize the size of any gift. Recall the story of the poor widow doon sa Mark 12:41-44. Tingnan natin. Ano nangyari doon? Sabi doon, and he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, but nagbigay na yung mga mayayaman. And the poor widow came and put in 2 small copper coins, which make a penny. Ibig sabihin, barya lang yung binigay ng mahirap na balok. And he called his disciples to him and said to them, si Jesus to nagsasalita, sabi niya, truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. Ha? Paano nangyari yun? Eh, nauna na nga yung mayayaman. Eh, bakit mas malaki pa daw yung binigay? Sabi ni Jesus. Let's continue in verse 44. For they are all contributed out of their abundance. But she, out of her poverty, has put in everything she had and all she had to live on. Lahat to, kumbaga todo, pato at panabla, binigay ng widow. Kaya importante, ang puso ang tinitingnan ng Panginoon, hindi gaano kalaki ang binigay mo. Number 5, si trust nobody. No, walang pinagkakatiwalaan at lalong-lalo na walang tiwala sa mga pastor. No, I don't trust preachers kasi baka ginagastos lang nila kung saan-saan yung binigay ko sa simbahan. Eh, sa totoo lang din naman, hindi mo masisisi. This is understandable due to the few high-profile ministers who misuse God's money. Tandaan niyo po, ako po ay nakikiusap sa mga kabaro ko na if you lead a church, make sure you instill the highest standards of stewardship and accountability. Hindi po tayo tinawag dito para magpayaman at bumili ng mga jet planes. Nandito po tayo para maglingkod sa Panginoon at magdala ng kaluluwa sa kanyang kaluwalhatian. Eh, sino naman yung number 6? The sorter. No? I only give to projects I like. Sinosort out niya lang. Oh, bibigay lang ako dun sa Ice Bucket Challenge kasi lahat ng artista sumali. Naalala niyo pa ba yun, yung Ice Bucket Challenge? Di ba? Meron pang meme yan, eh. Sabi niya, so let me get this straight, sabi ng bata. You waste clean water as a challenge, di ba? In order to avoid raising money for charity. Nga naman. May isa pang meme yan, eh. Sabi niya, di nga anak ako ni Nancy Binay,
Joke lang. Joke lang yun, Senator. We love you. Alam niya, this is the control freak who only gives to projects he or she can designate funds to. Well, sinusort out niya lang ibinibigyan niya. Some people in this category even hold back their giving in their church because they haven't gotten their way. No, kumbaga, pili-pili lang kung saan siya masaya, doon siya maglalagay. Eh, parang kang tumataya sa beto-beto nito. Alam niyo, ang pagbabalik sa Panginoon ay hindi nga tungkol sa amount, kundi tungkol sa puso na masunurin sa Kanya. I encourage you to trust your leadership to wisely manage God's money. Meron pong magandang kwento dyan. Meron pong isang mayaman na nagbibigay ng kanyang tithes and offering sa kanyang simbahan na very faithful siya na nagbibigay. At isang araw, yung pastor ng simbahan na to ay na-involved sa scam. No? At napatunayan ng FBI na yung pastor ay lahat ng meron siya ay galing doon sa mga miyembro niya. So in-scam niya yung mga members. Ang ginawa ng FBI, kinulong yung pastor, tapos niliquidate lahat ng assets niya at may nakita silang listahan ng giving. So ginawa nila ng check at ibinalik nila sa bawat tao. Nung nakita ng mayaman na to, sabi niya, teka, nagbigay na ako eh. Hindi naman ako nagbigay sa pastor. Kung niloko niya ako, problema niya yun. Di ba? So binalik niya yung pera. Sabi ng FBI, anong gagawin namin dito? Eh, di bigay mo kay Uncle Sam, sabi ng mayaman. Kasi you need to understand the principle. Hindi ako nagbibigay sa tao. Nagbibigay ako sa Diyos. Kung dali niya sama-sama, problema niya yung sa Lord. Pero ako nagbigay na. Eh, since nagbigay ako, binless na ako ni Lord. Eh, bakit ko kukunin uli yung binigay ko? Saka kung mapupunta man yan kay Uncle Sam o sa gobyerno, then so be it. Basta ako, binigay ko na yan. I did my part. And the Lord already blessed me. So ako yung tuwan-tuwa at blessed na blessed sa story na yun dahil nakita ko yung ibang perspective ng tao na to na alam niya talaga ang ibig sabihin ng tithing. Okay. Pangpito, si asthmatic. Okay? Ito yung giver na as my husband or as my wife. Di ba? Kumbaga, sabi niya, I have no control over my finances. No? My husband does. Eh, tanongin mo yung asawa kong lalaki or tanongin mo yung asawa kong babae. Diba? In this case, and it's almost always a wife in this position, eh, her husband controls the finances and although the wife wants to give, he prohibits it. Kumbaga, nahihinder dahil merong naghihinder. So, dapat nating tandaan na hindi po nakasalalay sa ating asawa ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay kailangan na pagkasunduan niyong mag-asawa. Sabi nga sa Psalm 37:7, rest in the Lord. He knows your heart. No? Kumbaga, ang Panginoon ang ating leader, no? Kumbaga pangalawa lamang ang ating kumbaga ang ating relasyon dapat ay under sa authority ng Panginoon. Okay. Sabi nga sa Malachi 3.8, simple lang, tithe if you love Jesus. Not because dahil sinabi ng asawa mo or kinontrol ng asawa mo. Number 8, ito naman, the can't afford. No? Hindi ko kayang mag-tithes. Diba? Maghihirap ako. Diba? I will tithe when I can afford it. Saka na lang kapag may pera na ako. O saka na lang kung sobra-sobra ang pera ko. Hindi natin naiintindihan pagdating sa pag-afford, no? Yung ibig sabihin ng ano ba yung affordable? Ibig sabihin, pag binigay sa iyo yung 10 piso, automatic affordable ka. Affordable agad. Kasi, 10% lang naman yung hinihingi. Piso lang naman. Eh. So, affordable agad. Di ba? Never mag-ask ang Diyos na hindi mo ma-afford. In fact, alam nyo ba ang difference between giving God a tithe and giving a tip sa restaurant? Ang tip, 15%. 'Di ba? Eh na-afford mo naman magbigay ng tip. Eh para po sa hindi nakakaintindi ng kultura dito sa Amerika. Kapag ka po kumain kayo dito sa restaurant, automatic po 'yun. It's customary kundi habulin kayo na magbigay ka ng 15% tip, no, doon sa kinain mo. No, kadalasan kino-compute na nila 'yan. Ang problema pag kino-compute nila 'yan, na kasama doon sa ano yung sum total eh dapat eh wala doon yung
tax, no, hindi tatanggalin mo. So kung magko-compute kayo, tanggalin niyo yung tax kasi dinadaya kayo ng ibang restaurant. Anyway, kung ma-afford mo 15%, parang huwag kang mapaya sa tao o sa restaurant na yun. Bakit hindi mo ma-avoid, ma-afford ang 10% para hindi naman nakakaya sa Panginoon nating buhay na kung saan lang naman eh, galing sa kanya lahat ko ano meron tayo, di ba? If you wait, you probably never will. Okay? Kung hindi mo afford sa palagay mo, hintayin mo na yumaman ka, you probably never will. Kasi research shows that contrary to what we might assume, the more money a person makes, the less percentage they give. Kasi mas mahirap ng bitawan sa kamay mo. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Tandaan po natin, yun po yung purpose ng ikapo para maturuan tayo na laging unahin ang Panginoon sa buhay natin. Pangsiyam, see the fearful. Disclaimer lang po, gawa-gawa ko lang po lahat. Ito ano, baka naman po hanapin niyo sa see the fearful. I am afraid to. Kumbaga takot. Takot mag-tithes, takot magbigay. Bakit? These people honestly fear what might happen to them or their family if they give. Baka maghirap kami pag binigay ko 'yan. 'Di ba? Pambayad na rin 'yan ng ano ha, ng mortgage, pandagdag or pambayad ng insurance ng kotse. Sayang naman. We need to understand God's economy, mga kapatid. Yung kanyang economy ay different doon sa economic principle na kung ano meron dito sa mundo. Pangsampu, the others, no? God will provide through other people. Anyway, since mayaman naman si Brother Mon at kasama ko yan sa simbahan, ang laki mag-tights yan. Cover niya na siguro yung tights ko. Kaya siya na lang. 'Di ba, Lord? Alam mo na 'yon, ha? Alam na this, Lord, si brother mo na magko-cover ng tithes ko. No, God will provide through other people. Nako, mali na naman pong kaisipan 'yan, mga kapatid. Okay? This person believes that other people will give to support the cause of Christ in their church. No? Eh kasi Manny Pacquiao, ang aming church mate, wala na. Ba't pa kami kailangan mag-tithes? Tithes pa lang ni Pacquiao, kompleto na. 'Di ba? Mali pong katuruan yun. Si Pacquiao lang ang ibibless. Hindi ka kasali. Sabi sa Luke 6.38, give and it will be given to you, a good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. For what with the measure you use, it will be measured to you. Ano pong ibig sabihin yan? Tingnan niyo po itong illustration na to. Ito ang ibig sabihin ng good measure. You fill the cup, siksikin mo, press it down. And then i-shake mo pa para walang espasyo. Shake it together. And then fill it again until it's running over. Hanggang sa punong-puno. O para mas madali mong maintindihan, kung ikaw ay taga-Amerika, dito kasi po, pagka kumuha ka ng soda, soda all you can, 'di ba? Brother Mon, si Sir Karim dito, soda all you can eh. No, 'yun. Talagang unli. Kumbaga, talagang pagka nilagay mong ganun, hihintay mo talaga sa Pilipinas kasi pag nilagay na ganun, ang gandun lang sa may brim, no? Pero dito, hihintay mo umapaw para siguradong puno, 'di ba? No, in fact, dahil unli ang soda dito, alam mo kaagad na Pilipino 'yung kumakain sa restaurant. Alam mo bakit? Eh kasi, isang soda lang binibili sa buong pamilya. Only kasi, balik-balik lang yung tatay. Tapos na ako, yung nanay naman. O yung kuya naman. Di ba? So, ang ibig sabihin ng good measure, eh siksik, liglig, at umaapaw. Alam niyo po, God chose to release His resources through all believers. No? At nais niya pong gamitin kayo para maging blessing sa maraming tao. Paano natin tuturuan ang unbelieving world kung tayo mismo na mga believers na nagsisimba ay hindi naman naiintindihan ang prinsipyo na ito? Kaya ang challenge ko sa inyong gabi, sa inyong lahat sa gabi na ito o sa Pilipinas naman sa umaga na ito, step out in faith knowing that God promises to meet your needs. Hindi lamang sa pagbibigay ng ikapo ninyo sa Panginoon, kundi maging selfless din kayo sa pagbibigay sa mga taong
nangangailangan or kamag-anak nyo or kaibigan nyo or yung totoong nangangailangan na hindi yung nagme-message sa Facebook na musta na. Ako, delikado yun. Nakakatakot siya nga. Musta na? Ayun. Ang kasunod niyan, meron ka ba dyan? Naks. Mas nakakatakot ang kasunod eh, open-minded ka ba? Nako. Hindi po yun ang sinasabi ko. Hindi po lahat na nanghihingi sa Facebook bibigyan nyo. At in fact, I would suggest, huwag po kayong magbibigay sa Facebook dahil yun naman kilala yung mga tao na yun. Pero doon sa mga tao talaga na nangangailangan, at meron talaga, lalo na no, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, o talagang meron lang mga pagkakataon sa buhay na sinusubok sila, eh, gusto nyo ipakita na mahal sila ng Diyos, sabay pwede kayong gamitin. Tandaan po natin, ang susi po sa prosperity, eh, God loves a cheerful giver. Kailangan meron pong galak sa puso natin. No? Sabi nga, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. 2 Corinthians 9:6. Let's honor the Lord with our giving. No. Kumbaga sabi, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, but God loves a cheerful giver. Alam niyo, simbahan namin, meron po kaming sinasabi sa mga tao, no? Pagka during tithes and offering portion. Sabi namin, if you are new here in this church, we don't expect you to give. Now, offertory portion are for the regular tithers. But if you have already have knowledge about the joy of giving, you are free to do so. No, kasi para hindi mapigil ang blessing sa mga natao na to. So, as I end, ulitin ko lang po, when we are generous, we give. We give freely and joyfully. Not begrudgingly, we give our time, money, affection, skills, and assistance to others. Generosity is thus an antidote to greed and self-centeredness. Ayan po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana may takeaway tayo ngayong gabi o ngayong umaga sa Pilipinas patungkol sa perspektibo ng pagbibigay sa Panginoon. Man, thank you Pastor Jeff. May isang katanungan lang dito, ano? Apa. Ito ba daw giving tithings ay makaka-save sa ating salvation? Tithing is a byproduct of a saved life. Tithing po is a manifestation that you are saved kasi naiintindihan mo yung principle. You cannot outgive God. Never tithing will be a requirement to be saved. Hindi katulad po ng tinuturo sa atin ng panahon pa ni Mahoma o panahon pa ng Kastila na kailangan mo magbigay ng indulohensya o kailangan mo magbigay ng kung ano-ano sa simbahan para masagip ang iyong kaluluwa. Malinaw po ang sinabi sa banal na aklat o sa Biblia na para po ikaw ay masagip, kailangan mo lamang tanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. As simple as that. Nagbibigay po tayo ng tithes or nagbibigay tayo sa ibang tao, naging mabait tayo, naging compassionate tayo. It is not a requirement to be saved, but it is a byproduct of the salvation. No, resulta. Yeah. All right. Inabanggit nyo kanina, Pastor, yung pagbibigay ng tip ng 15% sa restaurant. Hindi lang 15, 18% pa. Maabot ng 20%. Korean barbecue, 20% pa. So, ito ba ay batas? Yung sabi ko, wow, mas malaki pa ito sa tithes na binibigay ko, sabi ko. Sa Diyos nga 10% lang bibigay ko, pero bakit sa kanila napakalaking maghingi ng tip? So sabi ko, makukulong ba ako pag hindi ako magbabayad o magbibigay ng tip? Hindi ko naman in-order yun eh. Di ba in-order ba natin yung tip? I'm not sure if it is a law, but I'm sure it is customary. No, hindi siya, tingin ko hindi siya batas eh. No, kasi you can't get away with it. Lalo na kung you cannot be forced to give somebody a tip kung hindi mo gusto yung service. Di ba? Exactly. Pero since this is customary at kustombre, kumbaga, ng mga Amerikano, no, kumbaga, since sabi nga, when in Rome, do what the Romans do. So, nung bago ako dito, yun, na-experience ko rin yun na pagkatapos kong kumain sa restaurant, eh, syempre, sanay tayo na kung magkano yung amount na sinigaw sa'yo, yun, babayad mo.
Yeah. Tapos oh. Tinanong ako, are you not satisfied with the service? You forgot to give a tip. So noon ay doon ko naintindihan na kailangan pala magbigay ng tip. In fact, subukan mo magbigay ng tip, hahabulin ka. Ah, meron pa sir yung mga Asian. Oo, sa Korean barbecue, hahabulin ka doon. Naghahabol sila. Sa din experience namin sa Pa, diyan sa Pa o sa ano, Vietnamese. Oo. Mga Vietnamese. Hinabol pa kami nung oh, waitress. Oh, kasi they earned from that. Tip. Galit na galit pa sa amin. Yeah. Uh-huh. Nasa parkingan na kami. Pasakay na kami ng kotse, hinabol pa talaga kami. Ang umahabol madalas mga Vietnamese, mga Korean, pero mga Thai at saka mga Chinese hindi masyado silang naghahabol. Pansin ko lang ha. Yan. So, do you think it's unfair to God na ang pagbibigay ng tip versus the tithes? Para sa akin parang di ata ano sa Diyos yun, parang unfair sa kay Lord yun kasi 10% sa kanya. Dapat they should have the standard na paano naman yung mga ibang believer o yung mga nanampalataya katulad natin na we believe in 10% tithes or more. Mm-hmm. Pero samantalang sa kanila ay napakalaki ng hinihingi nila. So do you think it's unfair to God? I think it's unfair kung sa perspective ng Panginoon, unfair dun sa tao na alam na kung ano yung tama pero hindi pa ginagawa. No, siguro unfair yun. At lalo na nalaman mo na, teka, mas mataas pa pala yung tip kaysa dun sa tithes. Tapos di ako nagtatithes. So, unfair naman yun. No, pero sa Panginoon, hindi naman kasi kailangan talaga yung pera per se. Diba? Ang kailangan niya yung obedience of the heart. So in another perspective, hindi naman unfair sa kanya. Kasi how it would be unfair sa kanya kung pinakamayaman siya sa buong mundo. At galing sa ating lahat, kung ano meron tayo. So nalulungkot lang siya dahil he's testing our hearts and we're failing every time. So this is not more of usapin ng pera kundi usapin to ng puso God is looking at our hearts. Are you obeying my commandments? Kasi ang gusto niya yung obedient heart pa na kahit minsan it doesn't make sense for us, sasaktan tayo, merong nagkukulang na tayo, kailangan pa natin magbigay. Sabi nga the more it hurts minsan nandun yung pag-intindi mo sa prinsipyo. Diba? Pero hindi naman palaging ganun. Pag naintindihan mo yung tithing, nako, blessing will follow. In fact, sa church, alam niyo po, meron akong challenge na ginawa dati. Sabi ko, sige, ganito, para mas maintindihan niyo yung tithing. Kung hindi niyo talaga maintindihan, isabihin niyo yung pangalan niyo doon sa treasurer. Kasi Sister Girlie, di ba? Siya yung treasurer namin. Sabihin niyo yung pangalan niyo sa treasurer. Tapos i-record niya yung tithing niyo every week. Okay? Tapos, for the next 6 months, be consistent. Follow God. It doesn't matter how much. Just follow God. Kung ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, give it back to Him. Not to the church, to Him. Kung hindi ka pagpalain within the 6 months, no, not just financially, but in all areas of your life, kung hindi ka pagpalain, no, we will give back to you yung tithes mo. That's a challenge. Wow. 100%. 100% we will give it back to you. Alam mo yun? Kasi we believe na we put up that challenge because that is in accordance sa challenge ng Panginoon. Di ba? Sina-challenge siya sa akin. Sabi niya, test me in this. Kung hindi ko pupunuin yung barnyard mo, yung storehouse mo. O, di ba? Doon ko lang kinuha yung challenge. Hindi naman ako nagyayabang, pero doon ko lang naman kinuha yun. Pero in fact, halimbawa, sabihin natin, Pastor, babalik ako kasi hindi naman ako pinagpala for the last 6 months. Okay, give back his or her money. No? Pero ang tanong, baka perspective lang ng pera ang tinitingnan mo. Mm-hmm. Diba? Kasi kung nakabalik ka, ibig sabihin buhay ka pa. Yan pa lang malaking profit na yun. Alam niyo, sa panahon ngayon kung buhay ka, blessing 'yun. Dahil lahat ngayon may COVID-19. So, kung wala kang COVID-19, 'di ba, blessing 'yun because your tithes and offering is protecting you. 'Di ba? Mm-hmm. So minsan tunnel vision lang tayo na pag nibigay ako ng piso, siguro ibabalik sa akin na 100 ng Panginoon. That's possible. Yeah. Pero 'di ba blessing din na kung 'yung anak mo nakagraduate ng college. 'Di ba blessing din yung asawa mo walang sakit. 'Di ba blessing din yung nanay mo na matanda na, maganda ang pangangatawan. So minsan madami tayong blessings na natatanggap na hindi natin napapansin.
Yes, totoo mm-hmm. yan. Yung iba kasi ang tinitingin nila pag nagbigay ako ng 10, babalik mm-hmm. ng 20. So pero hindi na nakikita yung blessing na oy buhay ka pa hanggang ngayon. Yeah. Nagising ka sa umaga na buhay ka pa and that's already a blessing. Yep. So ano pang hinihintay? Ano pang hinahanap mo? Mas higit pa yon, mas mas importante pa yung kaysa sa pera, mas malaki pa. No? Mhm. Basta paki-pray natin si yung ating isang member o viewer natin dito si Ika. Ika Cristobal. Bata ito. Ilang taon na siya? 7 yata. Dinala lang sa hospital. Nagkaroon siya ng parang yung... Hindi. Nung una, parang nag-UTI siya, nagkaroon ng... I don't know what happened. But anyway, Pastor, she's in the hospital. Critical daw. No, no, not critical. Sabi mo kanina. Not critical. Pero she really needs to be hospitalized, Pastor. I see. Okay. Yeah. Sige. Manalangin natin. Yes. Yung healing prayer natin. Oo. Una, dapat natin maintindihan pag nananalangin po tayong lahat patungkol sa healing, we are asking the healer. No? Ang maganda sa Diyos natin bago tayo magsalita, sinagot niya na tayo. Amen. Kaya nandun na po siya, nakaiika na siya at pinapagaling niya na no? As of this Amen. Moment. Amen. At kumbaga we claim it no kumbaga sa banal na pa na dugo ng Panginoon. We need to understand also na faith will kumbaga play a big factor. Just believing that she will be healed, she will be healed talaga. No, at naniniwala ako na after this i-announce nyo sa inyong radio program na nakatayo na siya at nakabalik na sa bahay nila. Amen. Because we give our assurance. Yeah, we don't give our assurance or nagyayabang tayo because you know we have a healing power. Wala. Pero pwede nating iyabang yung healing power ng ating Panginoon. Amen. Diba po? Totoo yan, Pastor. Apo. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang ama namin sa langit. Maraming salamat po sa pagkakataon at blessing ng panalangin. Yung access namin sa inyo, Panginoon, 24/7. Hindi po barrier ang layo no, na kung daan-daan, libo-libong milya mula Los Angeles hanggang Pilipinas, ay pwede niyo po matinig ang aming panalangin at sagutin ang aming hihilingin. Kayo po ang Diyos na buhay na kung saan kayo po ang Creator of Heaven and Earth. Sabi nga po where does our help comes from? From the Creator of Heaven and Earth. At kayo rin po ang may likha kay Ika na kung saan po ngayon ay may sakit at nasa ospital. Una-una po, nagpapasalamat po kami dahil pinagaling niyo na po siya. At sa pamagitan ng yung banal na dugo na tinagis para po sa kanya, ay magaling na po siya, Panginoon. And we claim it in Jesus' name. At dadalangin din po namin ang kanyang mga magulang, mga kamag-anak, kaibigan, at lahat ng nanonood sa iRadio na kung saan Panginoon, ang bawat isa ay nalulungkot sa pangyayari na ito dahil sila isang pamilya na, Panginoon. Dalangin namin na ipakita niyo po ang kapangyarihan ninyo at ipakita niyo, Panginoon, na kayo po ang may hawak ng buhay at kayo po ang pwede magumawa ng milagro, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sinagot niyo ang aming panalangin. Salamat po at you will give comfort at yayakapin niyo ang mga magulang, kamag-anak at kaibigan ni Ika. Salamat, Panginoon. You will provide for them for the hospitalization and whatever they need, Lord God, as quickly as possible that you will bring her out from the hospital. Maraming salamat po sa panalangin. Maraming salamat po sa inyo, dakilang Diyos. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 All right. Thank you, Pastor. Right. Thank you, Pastor Jeff. Maraming salamat. May mga katanungan dito. Opo, sige. O, baglang mat. Hindi, i-check nyo na lang po, Pastor. Ah, okay, okay. Sige. Kung ano mabuksan nyo, medyo marami-rami na. Ipapasa ko na lang kay Pastor, ito. Ano. Itong ano, portion, yeah. Pastor James. Kasi meron silang chat room dito. Mm-hmm. Actually, Pastor, kasama din ata kayo. Kasama ba sila dun sa chat room na yan? Anong chat room? Yung mga, ano yung tawag? Ay, ewan ko, yung... Yung group chat. Group chat ng, hindi siya sila. Ah, hindi ba? Oo. Kasi meron silang mga group chat ng mga viewers ng iRadio at mga pastors. Kung may mga tanong sila. Oh, that's good. Yeah. Doon sila nag-meeting-meeting. Nagtatanungan sila about the topic na na-discuss to ngayong gabi. Tanong nyo kay Pastor James. Siya si Tatalino eh. Ngayon nakita ko po si Pastor James for the first time sa... Oh, di ba doon sa... District.
assembly. Nga wala, congratulations Pastor. Nagkita okay. kami doon. At saka yung isa niya rin Pastor, si Pastor Jay. Jay Mamo. Nakita ko sila doon. At sabi ko, parang kilala ko to. Tapos nilapitan ko siya. Sabi niya, oh, iRadio. Ako, alam ko na, alam ko na. Nakakilala sa iRadio. Kasi wala, nag-ahit siya noon, hindi ko siya namukaan. At saka may mga face mask kami. So, nakakatuwa lang. Nahuli daw kayong, nauna na lang siya umuwi. Kasi meron pa ata siyang appointment na commitment pa noon. Naiwan na daw kayo doon. Sabi niya. In a Los Angeles District Pastors Assembly. Taon-taon yun eh. Nakita kami doon. I see. All right, thank you Pastor. Thank you Pastor. Sa ulit. Salamat Pastor po. We'll see you again. Maraming thank salamat po. God thank bless you. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye. Good night Pastor. Ayan po si Pastor Jeff Padre Guiwa. Thank you so much for the ating service for tonight. Napakaganda ng